si Francisco Reyes ang isa sa itinuturing na pioneer in Philippine comics illustration na nagsimula pa noong early 1930s together with Antonio Velasquez and Francisco B. Kuching. Isinilang siya noong October 4, 1910 sa Mandaluyong na noon ay lalawigan pa ng Rizal. Mula pa sa kanyang pagkabata, nakita na ang kanyang God-given gift as an artist. When he was still a child, he would literally grab every possible surface, discarded paper, banana leaves, or the sand in the seashore just to draw. Nag-aral si Francisco Reyes sa University of the Philippines School of Fine Arts mula 1928 hanggang 1932. Ang mga itinuturing niyang mga contemporaries ay sina Vicente Manansala, Jose Zabala Santos, and Alfredo Gonzalez, kung saan ang mga ito ay naging contributor din sa Liwayway Magazine. Naging consistent gold medalist siya sa kanilang school annual art exhibition na nasa ilalim ng dalawang kilalang pangalan sa mundo ng sining na sina Fernando Amorsolo at Irineo Miranda. Noong 1929, habang nag-aaral si Francisco Reyes, nagdibuo siya ng mga cover illustration sa Sampaguita Magazine. Nang magtapos siya ng pag-aaral, nagtrabaho siya sa Ramon Roses Publishing Company na noon ay nasa Soler Street sa Maynila. He belongs to a pool of 10 to 12 artists na nagdidibuho noon sa Roses Publication na naglalathala ng liwayway, graphics, banawag, hiligaynon, Bisaya at Bicolnon. Dito ay nakasama niya sina Pablo Amorsolo, Jose Zabala Santos at Francisco B. Kuching. It was in this publication when he was approached by Pedrito Reyes, ang manunulat na anak ni Severino Reyes. May idea noon na lumikha si Pedrito Reyes ng isang comics character na pattern sa American jungle hero na si Tarzan of the Apes, pero in Philippine setting. At dito na nga isinilang si Kulapu, ang hari ng kagubatan ng Pilipinas. Sinulat ito ni Pedrito Reyes at iginuhit ni Francisco Reyes, kung saan ito rin ang kauna-unahang comic strip na kinulayan sa kasaysayan ng comics sa Pilipinas. Naging instant hit sa mga comics reader ang Kulapu at na-serialize mula 1933 hanggang 1941. Noong 1936, nagkaroon ng kapansanan si Pedrito Reyes kaya ang task para patuloy itong manatili sa circulation ay naatang sa balikat ni Francisco Reyes, where he wrote the story and at the same time illustrated it. Dahil dito, binansagan din noon si Francisco Reyes sa kanilang lugar na Kiko Kulapu. Pinalawig din ni Francisco Reyes ang kasaysayan at pakikipagsapalaran ni Kulapu, kung saan nagkaroon pa ito ng sequel na anak ni Kulapu. He was also recognized as the king of the Philippine Jungle Lord School of Comic Strip Writing. Dahil sa popularidad nito, isinalin ang mga pakikipagsapalaran niya sa iba't ibang dialekto sa ating bansa at maging sa Espanyol para sa isang South American magazine. Inadapt din ng isang local wine company ang pangalang Kulapu para sa kanilang produkto na nakilala rin bilang ang Bino Kulapu. Noong May 7, 1963, naglathala ang Bertas Publication ng Kulapu Comics at dito ay naserialize din ang mga bagong pakikipagsapalaran ni Kulapu na iginuhit ni Jesus Ramos. Noong November 14, 2004, naglimbag ang Philippine Post ng stamp o selyo na may larawan ni Kulapu na iginuhit ni Francisco Reyes sa kanilang National Stamp Collecting Month at may topic na Great Achievers in Philippine Art. After Kulapu, kinatha at iginuhit din ni Francisco Reyes ang kanyang obrang Talahib noong 1946. Isinunod niya dito ang kilabot na nalathala sa Silahis Magazine at maituturing din na isa sa mga kauna-unang mask superhero na halos nakasabayan ni Ipo-Ipo ni Oscar del Rosario at Liberito Abrena at lagim ni Chris Cagintuan. Noong 1947, kinatha at iginuhit din niya ang buhawi. At noong 1949, isinunod ni Francisco Reyes ang obra niyang mahiwagang sinulit. Nakatandem din niya si Clodoaldo del Mundo sa jungle novel nitong Oganda na nalathala sa Liwayway Magazine. Joe Sapari na sa Graphic Art Service naman nalimbag.
Iginuhit din ni Francisco Reyes ang nobelang Dagog noong 1967 at Spink noong 1969. After comics, Francisco Reyes devoted his time in painting. Noong March 15, 1984, sa COMOPEB Gabi ng Parangal sa Comics, conferred upon Francisco Reyes a Life Achievement Award dahil sa mga naging contribution niya sa comic. Noong namang 1991, a retrospective art exhibit was held at the Film Life Chatter bilang tribute kay Francisco Reyes as a great Filipino comic artist, a dream come true para sa kanya. Sa exhibit na ito ay pinakita ang kanyang mga obrang ipininta gaya ng Nagbabayo noong 1972, Naglalaba 1982, Buhay Magbubukid 1986, Agahan 1972, at Harana noong 1971 at marami pang iba. Sa taon ding ito siya ginawaran ng recognition ng pamahalaang lokal ng Mandaluyong sa katangi-tangi niyang ambag sa larangan ng sining at bilang isang outstanding citizen ng lungsod. Unfortunately, yumao si Francisco Reyes noong November of 1992 dahil sa cardiac arrest. Siya si Francisco Reyes, Filipino comics illustrator and also recognized as the king of the Philippine Jungle Lord School of Comic Strip Writing. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.